Nanawagan ng isang opisyal ng United Nations sa pamahalaan na isulong ang pagpasa ng batas kontra gutom na matagal ng problema ng bansa. Ibandila mo, Ryan Chua. Pangkaraniwan na para sa pamilya ni Jessamay Rivera makaranas ng gutom. Sa tatlong taong paninirahan nila sa kalye, maswerte na raw siya at ang anim na anak kung makakain isang beses sa isang araw ng kanin at noodles. Hindi po kami maghanap buhay. Minsan pa namamasora, minsan na ganyan po, padyak. Makabili na ng pagkain namin. Ang mga pamilyang tulad nila ang nakasalamuha ni UN Special Rapporteur on the Right to Food, Hilal Elver, sa paglilibot niya sa ilang lugar sa bansa para gumawa ng ulat tungkol sa mga hakbang para labanan ng gutom. Palungkot ayon kay Elver na sa kabila ng mabilis na lumalagong ekonomiya ng bansa, milyon-milyon pa rin ang nagugutom at hindi nakakatanggap ng sapat na nutrisyon. If you look at the levels of the child stunting, this country is number 9 among the least developed countries. This should not be there, and the Philippines should get out of this. Ipipresenta niya ang buo niyang report sa UN Human Rights Council sa susunod na taon. Lumang mga problema na ang kahirapan at gutom sa Pilipinas at parating ang mga ito ang pinakamalalaking hamon sa bawat administrasyon. Ngayon na nakikita ang posibleng bagong solusyon ng opisyal ng UN, isang batas na magsasabing karapatan ng bawat Pilipino ang hindi magutom at magmamandato sa Estado na siguruhin ito. Isang taon ang nakabinbin sa Senado at Kamara ang Right to Adequate Food Bill, nalilikha ng bagong ahensya ng gobyerno na tututok sa paglaban sa gutom. Isa sa rekomendasyon ni Elver ang mabilis na pagpasa sa panukalang batas na posible anyang maging pamana ni Pangulong Aquino sa bansa pagkatapos ng termino niya. Ayon sa Malacanang, kasama sa nirabisang panukalang Magna Carta for the Poor ang food security para sa mahihirap at prioridad ito ng administrasyon. Layunin ng panukalang Right to Adequate Food ang zero hunger o tuluyang pagsugbo sa gutom pagkatapos ng 10 taon. Ambisyosong target para sa mga namamahala sa bansa at napakahabang panahon para sa mga nagugutom tulad ni Jessa. Ryan Chua, ABS-CBN News.